Hi guys! Good morning! Yes, good morning kahit hapon naman ang upload ko kasi super early ang duty ko today. At eto na nga, rumarampa na ako sa Runway Manila. At sa mga hindi familiar sa Runway Manila, ito yung bridge na napakahaba na nagkoconnect sa Newport City going to Terminal 3. Sa Newport City, nandun yung Resorts World at napakaraming mga condo. At kapag early morning nga, ayan, yung mga walkalator, hindi sila gumagana, siguro nagtitipid. Sa pagkakaalala ko, before pandemic, any time of the day, talagang gumagana lahat ng walkalator, pero since mag-pandemic, ayun na nga, medyo nabawasan. Mukha lang siyang napakahaba talaga at nakakapagod lakarin, pero mga less than 5 minutes, nasa T3 ka na. May X-ray pagpasok ng Runway Manila at may X-ray ulit pagpasok ng T3. Tapos, ito na nga yung sitwasyon dito sa 4th floor. Nandito yung mga restaurants. Kung napansin nyo, yung iba nag-close na talaga permanently. Yung KFC and Ramenagi, close lang yan kapag early morning, pero nag-ooperate pa sila. Hindi sila natinag ng pandemic. Pero most of the restaurants talaga na nandito sa 4th floor ay nag-close na, katulad nung mga nandun sa pinakasulok na hindi niyata talaga mag-open. Tapos, meron ding mga bago at meron naman ding mga vacant space pa. Bastang laki-laki nitong 4th floor. Meron pa nga ditong Goldilocks, nag-open din naman yan. Tapos, dito sa final turn ay makikita na natin yung McDonald's na nag-open din pero kapag early morning closed. Meron din pala ditong Tim Hortons na sa Dubai ko lang natikman. Hindi pa ako nakakabili dyan sa branch nila dito. O diba, super wala pang tao kasi nga super early pa. Yung office naman namin located dito sa 2nd floor. Pagbalik ko from maternity leave, meron ng Reyes Barbecue tsaka milk tea shop. Medyo hindi sila nakikita dito kasi nga mga airline offices yung nandito. Tapos nandun naman sa tabi ng AirAsia office, nandun yung lutong bahay kung saan ako laging bumibili ng food. At nandito na rin yung office namin at magsasign in ako guys. See you later. At ngayon na nga yung later, eto na gumagana yung walkalator. Pabalik na ako dun sa pinagparkingan ko kasi minsan wala na kaming natitirang parking dito sa T3. Medyo napapalayo ako ng parking. Pero okay lang naman, basta free, okay ako maglakad. Basta gumagana yung walkalator. So kung meron kayong short layover sa Terminal 3, pwede muna kayong magpunta ng Resorts World para magalagala kasi meron namang bridge. And finally, nandito na ako sa bahay. Hello kay Bocho. Pagdating ko, ang sarap ng tulog niya kaya hindi ko na siya ginising. Okay guys, I'm home na. And para sa last part ng vlog ko, magsha-shoutout ako sa mga special persons. Persons talaga. From my good friend Edford. Helper daw niya. Ay supporter ko na nung nagsa-start pa lang ako. Thank you so much. Ang name niya is si Miss Essa Blancaver. Tama ba yun, Edper? Tama ba yung pagkakasabi ko? Anyway, papakita ko na lang sa inyo yung picture niya. Shout out! Thank you so much for watching. Ayan, kasama niya si Flavio, yung kanyang poging-poging baby. Ito siya! Hi! Shout out! At meron pa, yung wife naman ng cousin ko. Wait lang. Alam niyo, pinahihirapan niyo ako sa pangalan. Alam niyo naman, mahina ako sa mga ganyan. So, si cousin ko naman, si Banjon, yung pangalan naman ng wife niya is Gaiti. Gaiti de Guzman? Tama ba? Gaiti or Gaiti. Gaiti? Gaiti. De Guzman. So anyway, shout out sa wife ng cousin ko. Thank you so much for watching. At nagtsatsaga ko yung panood ng mga vlogs ko. Maraming salamat. At guys, sobrang tuwang-tuwa ako. Alam niyo ba, for the first time, in less than 48, actually, in less than 24 hours, naka 1 million views ako. Tapos, in less than 48 hours, naka 2 million views. So, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at sa mga bago sa page ko. Welcome! Welcome to my life! OMG! Na-surprise naman ako dito, guys. From St. Roch! Ito yung ginamit ko sa hair dun sa video natin na nag-million views agad. In less than 24 hours. So, tingnan ko nga kung ano mga pinadala nila. Ang dami, oh! So, this is Ultra Premium Advanced Hair Fall Control and Rejuvenating Aloe Gel. Ito yung ginagamit ko. This time, ibang scent naman, Peace. And the other one is... Okay, what's the other scent? It's Mother Nature. So, hindi ko pa na-try tong dalawa na to. I'm sure mabango rin to. Ang na-try ko kasi sa kanila, Heaven Scent and Sweet Embrace. Yun yung ginagamit ko ngayon kasi yung isa nandito sa Manila. Ay, nandito sa Laguna, yung isa nasa Manila. So, ngayon sobrang dami kong stock. Magbibigay ako nito sa tita, tsaka sa cousin, tsaka kay Mudang kung gusto niya. Super nice kasi to, tsaka maganda pala, hindi ko kasi nabanggit dun sa video na okay siya for hair fall. So, mabango na. Malambot pa sa buhok. Plus, kung katulad ko na kailangan yung buhok nyo, nakastay lang siya kung nasan siya dapat, super effective. Hindi talaga hinahangin yung hair ko. Hindi ko pala nabanggit sa inyo. Ang owner kasi talaga nito ay dati kong kawork. Siyempre, friend ko siya sa Facebook. Nung nakita ko na nag-post siya ng ganito, na meron siyang bagong business,
After siguro mga ilang weeks, nag-try akong umorder. Ito yung isa sa mga in-order ko nga, pero ibang scent. Tapos yun, nagustuhan ko, especially ngayon na nagagamit ko siya sa work. Alam niyo naman ako, mahilig akong bumili sa mga ganyan. Tapos, pinapakita ko naman talaga sa video, kahit hindi pa nila ako pinapadalhan, basta nagustuhan ko. Kaya ngayon nga, super thankful ako kasi, guys, talagang magagamit ko to. As in, love na love ko kasi talaga tong product na to. Kaya super thank you sa mga pinadala na napakadami. Seven. So, kung ako lang gagamit nito, baka abuti ng taon-taon bago ko siya maubos. Siyempre, baka makalimutan ko pa. Super thank you, JC. Order na kayo sa kanya. Kapag nagpunta kayo sa Shopee account nila, kung sino man yung nagmamodel doon na babae, siya yun, si JC. Thank you so much! At syempre, ayokong nahihirapan kayo. Para hindi na kayo mahirapan, eto na, ibibigay ko na sa inyo. Ang name ng shop nila sa Shopee ay The Sky Shopper. Ito yung time na bumili ako sa kanila. Kitang-kita nyo naman. Heaven Scent and Sweet Embrace. Plus, meron pa akong nabili sa kanila yung For the Face. And yung shampoo nila, guys, super nice din. Shampoo and conditioner, ito yun yung bundle. 649 pesos. Yung nakita niya sa recent video ko ay ito yun, guys. Hair Fall Control. 319 pesos ang isa. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pananood. Follow, like, and share. Goodbye. Paalam. Babush! Babush! Hi guys! Welcome to another mini vlog at maraming mangyayari sa vlog na to. Pero before that, hello muna sa nag-iisa kong batchmate kay Katres. Shinare ko sa kanya yung binigay sa akin ng The Sky Shopper. Hey guys! Today we're going to Bigawan or Bandar Seri Bigawan, Bigawan for short, in Brunei. It's been a long time since yung last time na makalipad ako dito. Actually, it's one of our favorite short international flights. Kasi nga, international tapos short. Parang kasing layo lang siya ng Davao. Ang flying time nito is less than 2 hours. So, parang Davao lang siya, di ba? Mga 1 hour 50, something like that. So, very short siya for international flights. Pag tinitignan ko yung mukha ko, meron akong guhit na something dito sa face. Ito lang naman yung eye bags, di ba? Ayan lang, kitang-kita nyo naman, di ba? Ayan lang, hindi ko nga tinatakpan, no? Pero aside from the eye bags, meron pang guhit dito. Ano yan? Anyway, alam nyo naman, morning person ako, di ba? Night flight to. So, later, alam nyo na, magkakapi ako. It's very, very minsan lang na nagkakapi talaga ako sa flight dahil nga, di naman ako talaga inaantok kapag morning flight. Pero kapag mga ganitong night flight, ay, super. Tingnan nyo yung energy ko ngayon. Ang baba, pero kapi lang katapat nyan. And I'm done for the day. It's already 1 in the morning. O, diba? Bangag-bangagan. 2010. Wala ako na video kanina, guys. Wala ako sa mood. Sorry. The next day, flying to Iloilo naman ako. Hinatid lang ako nila Sydney, ni Pudra, tsaka ni Mudra. Ang social nga, oh, may pamakdu pa. Masaya ako today kasi wala akong problema sa parking, sa gas, tsaka sa toll gate. Hi, sir! Sir, ano pangalan mo? John Villanueva po from catering department. Sir, John Villanueva from catering department. So, sabi mo sana kina tayo dito. Yes, po. Sabi ko na ikaw yun, sorry. Ang bait niya. Ma'am CJ, thank you po kasi ano, minsan lang makakita ng vlogger. Ay! Nakakahiya naman. Parang, ako ba yun? Ma'am, nice meeting ko sa inyo. Thank you, sir. And after that flight, ay nagkasakit ako kaya marami akong hindi na vlog. Skip na tayo dito sa good part kasi ito talaga guys, super exciting. Inaya lang naman ako ni Daddy ng date, Nax. Actually, after flight na to, kaya sa Resorts World kami napunta kasi ito lang yata yung late magsarado. Gusto ko sana sa Orange Bucket, kaya lang sa labas pala yun ng RW. So dito na lang kami sa The Red Crab kumain. Nasa Santa Rosa ang kids, kaya tumakas lang kami. Naku, lagot kami kay Ate Kaylee nito pag-uwi. Habang wala pa yung food, may pa-selfie munang mag-jowa, Nax. And after mga 10 or 20 minutes ata, dumating na yung food namin. Alam nyo guys, daw ako masyadong fan ng crab kasi nga nahihirapan akong kainin. Kaso nga lang, wala na kaming ibang resto na mapili dito to think na napakadaming makakainan dito sa RW ha. Pinaka-favorite ko sa set na in-order namin is yung cheesy oyster. Nakakabitin nga kasi tatlo lang. At dahil mahirap ngang kainin yung in-order natin, meron silang pag-gloves. Medyo pricey nga lang dito pero okay naman yung food nila. Hindi nga lang siya yung masasabi ko na babalik-balikan ko. Siguro babalik ako pero hindi yung talagang madalas. Medyo pangsyala kasi talaga yung presyuhan niya. Si Daddy naman nagbayad so okay lang. Talagang sinulit namin to, inubos namin, wala talaga kaming tinira kasi sayang naman kung magtitira ka, diba? After dinner, nag-ikot-ikot lang kami sa mall. Ito nga pala yung loob ng RW. So, hindi lang to casino ha, meron talaga siyang mall at napakaraming restaurant sa loob. Minadaanan kami dito na store ng watch. Bibili nga sana ako kasi promise ko sa sarili ko, sa unang sweldo, bibili ako ng bagong watch, kaya lang nang hinayang na naman ako. At ito na nga, the next day na agad tayo. Dahil tinakasan nga namin yung kids yesterday, ito babawi na kami ni Daddy. Lumabas lang din talaga
talaga kami para i-try yung bago niyang stroller na gustong-gusto ni Bebe. Si Ate Kaylee nga pala, nahihilig siya ngayon sa pagbabasa ng book. Sakto merong book sale dito. For as low as 55 pesos, makakabili ka na ng book. Kaso, syempre, ito yung mga luma at mga second hand na to. Pero alam mo yun, kung gusto mo talaga ng mababasa, 55 pesos, hello, okay na yun, no? Yun nga lang si Ate Kaylee, iba kasi yung mga trip niyang basahin, yung mga latest na talaga. So wala siyang nabili dyan. Pinipilit ko nga siya, sabi ko, Ate Kaylee, sige na, 55 lang, mag-try ka. Kaso wala daw talaga siyang magustuhan. Si Caleb naman, ayan, nag-aabot na ng mga toys. Kaka-excite na nakakatakot na dalhin si Caleb sa toy store. Dito nga pala sa Ayala Malls, naku, ang favorite naming restaurant ay walang iba kundi ang Romantic Baboy. Sobrang sarap talaga dito, tsaka sobrang mura ha. Sobrang affordable kasi dito, 549 pesos lang. O diba, hindi pa umabot ng 600. Beef, chicken, and pork na yun ha. Before kami umupo, naka-ready na lahat ng side dish. Ang galing talaga ng service nila dito. Sa lahat ng branch talaga ng Romantic Baboy, ito ang pinakagusto ko, yung nasa Ayala Malls Makapagal. Aside sa mahusay nilang service crew dito, ay napakarami namang choices sa meat. Yun ang isa sa binabalik-balikan namin kasi meron ditong plain, meron naman yung marinated na iba-iba ng flavor. So sa unang order namin, lahat yon para lahat matry namin. Laging ganun. Ang ganda-ganda pa ng presentation nila dito, mukhang malinis talaga. Kaya pati si Ate Kaylee favorite niya dito kasi gustong-gusto niya yung salad. And just like other Samgyupsal restaurant, lahat ng side dishes dito unlimited. Kung naubos mo na yung isa, pwede kang umorder ng umorder ulit. At guys, napakabilis dito. Hindi ka maghihintay ng matagal. Kaya talagang gustong-gusto ko yung mga service crew nila dito kasi bilis kumilos. Nagustuhan ko nga rin pala yung miso soup nila na minsan ko lang magustuhan sa ibang resto ha. Alam nyo nga, nandito pa lang kami, iniisip na namin kung kailan kami babalik. Kaya na nagugutom na naman ako sa sarili kong vlog. Anyway, super super sulit talaga dito yung 549 pesos nyo. Sa akin lang to ha, compare sa other Samgyupsal na nasa 700 to 800 yung range, super okay na dito. Okay, the next day na ulit tayo. Pagdating namin sa Laguna, dumating na yung mga in-order ko sa Shopee. Yung playpen at saka yung mga mat ni Caleb. Ayan, excited na ako. Hindi na kasi safe si Caleb dun sa unang crib na ginagamit niya na binili ko rin sa Shopee. Parang pang hanggang 6 months lang talaga yun kasi pag nakakaupo na si baby, hindi na kasi baka mahulog na siya dun. Actually, originally, crib yung nakalagay dyan, yung dating kay Sydney. Kaso lang kapag crib, ang hirap, ang sakit sa likod. So, before that, ay maglilinis muna tayo bago natin i-assemble yan. After maglinis at everyday, nagsispray ako ng linen spray dito sa sala para amoy mabango talaga. Super refreshing tong scent na to talaga. And this is from Alex Marie. Mag-add to cart na kayo guys. Grabe, gusto ko lang naman buuin yung playpen pero ang daming mga nangyayari. Syempre ang carpet kailangan pang i-vacuum. At ang mas excited pa sa may-ari, si Sydney. Mukhang siya lang yata gagamit nito. Hoy, anyway, yan nga pala yung uniform ni Sydney sa daycare. Ayan, pumapasok na siya. And voila, ito na, nabuo ko na. Ang ganda-ganda. Kaya ito yung playpen na napili ko kasi foldable siya. So kapag wala naman si Caleb, pwedeng naka-fold lang. So, every night, fino-fold namin siya para hindi sumikip yung sala. So, ito na nga yung itsura niya. Na-realize ko nga lang na ako, baka pag biglang humiga si Caleb, masaktan siya. Kaya ayun, the next day, bibili na naman ako ng foam. Pero sobrang okay itong nabilhan ko na shop. Ang bilis dumating ha, meron pang free naman. At ang maganda dito, dahil nga na-fold siya, pwede mong palakihin, pwede mo namang paliitin. Kung hindi naman sasama yung magbabantay sa loob, pwedeng ganyan lang siya kaliit. Tapos, meron pang door. So, hindi mo kailangan humakbang ng malaki para makapasok. Yung mga bola nga pala, free din ng shop. Ang dami nilang freebies, no? Ayan, si Sydney na ngayong nauna. Okay, the next day na ulit at ito na yung last day for this vlog. Right now, we're here sa Robinson's Galleria South. Kasi nga, kukuha ng passport si Bebe si... First time ko dito sa mall na to. Naku, napakaganda pala nito. Ang laki ha. At napansin ko nga pala sa mga mall, meron na talaga silang Christmas decoration September pa lang. By the way, October na ngayon. Pero nung September pa lang, di ba, may mga decor na sila. Anyway, yung DFA office dito ay temporary lang. Kaya nga habang meron pa sila dito, ay kinuhanan ko na si Caleb kahit wala pa naman kaming pupuntahan. Kasi dito sobrang konti lang ng tao, kaya mabilis lang talaga matatapos. Plus, naka-priority pa kami kasi kapag baby, syempre, dapat priority. Sa step 1, pipila ka. Step 2, mag-validate ang document. Tapos sa step 3, ayun, magpipiktura na kayo. Priority kami in less than 30 minutes tapos na si Bebe ayaw mag-focus ng camera pero 10:30 pa lang nakalagay dyan. Dito sa temporary office nila, renewal and application lang ng new passport, yung magre-release doon sa San Pedro daw. So kung dito kayo kukuha, kailangan ipa-deliver nyo na lang sa bahay para mas convenient for you. At ito nga pala yung nabili ko sa Shopee, singit lang natin. Sobrang mura, 1.5 yan sa mall, 350 lang sa Shopee. Para malibang si Bebe habang nasa stroller, di ba? Anyway, kung meron kayong kukuhanan na minor, mas better kung si Mommy ang kasama kasi ang kailangan lang valid ID at passport ni Mommy. Kapag kasi wala si Mommy, naku, ang daming ek-ek na hihingi ni DFA, mahahassle kayo. Yung mga minors nga pala, from less than 1 year old to 17 years old, ay 5 years lang ang validity ng passport. But, kapag 18 years old above, naku guys, 10 years na yan. So, ayun lang. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Follow, like, and share. Goodbye. Paalam. Babush!